muling ibinalita ngayon ang nangyaring karumaldumal ng krimen na pagpatay ng stalker na edad 51 years old sa isang biktimang Haponesa, edad 25 years old. Agad inaresto ng mga pulis ang stalker o ang sospek na si Wanabu Wakui dahil sa ginawang pagpatay sa babaeng Haponesa na ang pangalan ay Toshino Hirasawa, edad 25 years old. Matagal niya na itong ini-stalk. Mga ilang beses na rin humingi ng tulong ang biktima sa mga pulis. Ngunit hindi agad na-aksyonan. Ayon naman sa balita ngayon, nalaman na ang dahilan kung bakit pinatay ng stalker ang Haponesa. May club at iba pang negosyo ang pinatay na Haponesa. Agad niyang naging customer ang suspect. Dahil na-inlaban suspect sa Haponesa dahil mukha raw itong Barbie doll. Sobrang na-inlaban suspect sa Haponesa. Kaya ito ay lagi niya sinubaybayan. Natakot ang biktimang si Hirasawa dahil nang makita ang loob ng bahay ng suspect na dati niyang customer, ay nakita niya ang isang bote na may nakadikit na picture niya. At ito ay nakadisplay sa bahay ni Mr. Wakui, ang suspect o ang stalker. Ngunit tayo sa balita, dahil may gusto ang customer sa pinatay niyang Haponesa, lahat ay ibinigay niya. Ibinenta niya ang mamahalin niyang motorbike at ang kanyang mamahalin sasakyan. At tinulungan niya ang pinatay na Haponesa sa mga bayarin sa club na halos umabot ng 10 million yen. O kung sa pera sa Pilipinas ay halos umabot ng 3.6 million. January 2022 pa lang nakatanggap na nareklamo ang mga pulis dahil sa pag-i-stalk sa Haponesa. At bago pa yon, ito'y nagsumbong din taong 2021 noong April. Ngunit hindi na-aksyonan. At dahil din sa ginawa ng Haponesa, sa pagwaldas ng mga perang ginastos ng Hapon, ay nakuha siyang pagsasaksakin at patayin.